How was it? How did you get the sense na, okay, something's going on. This is not typical of my mom. This is not just aging. Una kong napansin, yun nga, parang may mood changes, no? May mood changes, and then parang masayahin kasi siya eh, you know? So parang sa'yo, parang nagkaka-depression, which later on, we find out that it is one of the first, right, symptoms or signs of possible dementia. Parang things that she used to remember so well, hindi na niya naaalala. So it was then that we had her, you know, tested in the memory center of one of our hospitals, and it was yun na nga. Through testing, of course, initially it's always mild cognitive. What is the term for it again? Mild cognitive impairment, MCI. But I guess now through the years, you know, we can see that my mom's nga progressed. It's no longer mild cognitive impairment. Mm-hmm. So yon. So tsaka, I think the key is early detection, because then there are things, exercises, medication that pwede mong ibigay to slow down, right? I mean, mm-hmm. It doesn't stop the disease, but it slows down the progression. So siguro para lang sa ating mga viewers, sa ating mga kapuso, no? Kasi ang una talagang confusion is, paano natin malalaman kung simple forgetting lang ba yan, simple aging, or baka kailangan na talagang i-check, no? Parang ito yung mga things na otherwise never makakalimutan. Uh-huh. Di Miss Caridad, di ba? So for example, kung ang tao ay isang accountant, di ba? At maano yes. Sa numbers, talagang that's the one of the last things yes. to go, actually, these right. certain skills. Right. So pag nakita natin, teka, hindi siya to eh. Ang galing-galing niya sa pera, ang galing-galing niya sa numbers, uh-huh. or talagang alam niya lahat ng birthdays, no? So titingnan natin parang okay, alam natin napaka this is something that my mother or my parent rehearses and practices every day. And yet somehow parang nawala, no? Nawala yung skill. So yung distinctive difference. Hindi yung parang, ay, teka, matagal ko na itong hindi nakita. Sino ba to? Diba? That's maybe more normative. Diba? Parang mas okay lang. Kasi it makes sense. Nakalimutan natin. But if it's something usually either everyday encounters, everyday relationships, o kaya sa profession, no? Sa ating mga trabaho, usually po, yun ang isa sa mga huling mawawala talaga. So, napaka-important. Sa people nga, parang, you know, masakit talagang maramdaman at marinig na yung iba sinasabi nila, hindi na ito yung nanay na kilala ko. Yung parang, di ba, hindi na nila nakikilala. And yet, you had this very touching moment, no, where, you know, you asked her if you know, who you are to her. Can you tell us a little bit? So, medyo patapos na yung lunch. Magana siya kumain. You know, she feeds herself, ganyan, and all that. So, I said, oh, mom, you know, I don't even know, I remember now if I said mom. I said, you know, you're not, I know this is wrong. You're not supposed to test them. You're not supposed but to But you can't help it, syempre. I said, you know, who am I? Ano tayo? Mag-ano tayo? Ganyan. Ano ako? Ganyan. Or, yun. Ano ako? Ano mo ako? Ano ako sa'yo? Tapos yun, sabi niya, ikaw? Sabi niya ganon. You are love. Sabi niya. So, parang nabilauka niya at ako noon nung sinabi niya yung you are love. Tapos, sabi ko, wow, I'm love. Sabi niya, yes. Sabi niya, and I love you very much. Sabi niya. And the more important thing is, you alam niya na love ka niya. Oo. Diba? Alam mo ba na posible daw na may pumoprotekta sa ulo ng ibong kingfisher kahit magbubunusok sa bilis ang pagsisig nito para makahanap ng makakain? Sa pag-aaral na ginawa ng mga researcher na nilabas ng communications biology, posible daw na nakakapag-adapt ang katawan ng mga kingfisher sa paulit-ulit itong pagsisig kahit pa bumubunusok ito sa bilis.
Sa bilis na paglipad nito ng 40 kilometers per hour, nakababang haraw na hindi ito nagtatamo ng injury sa ulo, tuka at maging sa utak kapag tumatama sa tubig. May mga naunang pag-aaral na posible daw napapadali ang pagsisig nito mula sa ere dahil sa matulis nitong tuka. Pero sa bagong pagsusuri, maaari din daw ito ay isang uri ng genetic tweak na nangyayari sa katawan ng ibon. Nabubuo ang protein na tinatawag na tau na pinatitipay ang cell structure ng katawan kaya hindi ito napipinsala kahit magkaroon pa ng malakas na impact. Dapat alam mo ng tau protein sa tao ay kadalasang nabubuo lamang sa mga may Alzheimer's disease para hindi maging malala ang epekto nito sa katawan. Yan ang dapat alam mo. Balita ng bayan na dapat natin maunawaan. Mga kwentong kakaiba, siguradong aabangan. Walang pasikot-sikot, umpisa hanggang sa dulo. Mahahalag ang balita, ibabahagi sa inyo. Magtulong sa kapwaya ng aming serbisyo. Huwag diyang may alam, kaya dapat alam mo. Oh, 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 dapat alam mo. Dapat alam mo. Narito na ang mga balita at kwentong dapat alam mo. Low pressure area na naging tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng papasok na bagyo sa linggong ito. Dating Senador Leila De Lima, pinayagang magpiyansa ng Muntinlupa RTC sa kanyang natitirang kaso ng droga. Mga motoristang bawal dapat gumamit ng EDSA busway, mas dumami pa rin sa unang araw ng implementasyon ng mas mataas na multa. At ang mga salamangkerong Pinoy na nagpakitang gilas at nanalo ng ilang medalya sa International Magic Extravaganza 2023 sa Thailand. Abay, pag-usapan natin yan mamaya, mga suki! Kilalang charismatic frontman ng bandang Kamikaze si Jay Contreras at miyembro ng groundbreaking international band The Black Eyed Peas naman ang film sensation na si Apple the App. Mamaya, may dalawang magtutuos kung sino sa dalawang batikang mga awit na ito ang kopyang-kopya nila. Copy face na! Ang binabantayan low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ang panibagong batch ng Pinoy na nakauwi na mula sa Gaza. Paspasan natin ang mga balitang dapat alam mo. Isang low pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito ng pag-asa 1,540 kilometers silangan ng southeastern Mindanao at may posibilidad na maging bagyo at pumasok sa PAR ngayong Linggo. Itinuturing na ang nasabing LPA na bagyo ng Japan Meteorological Agency. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, abangan mamaya. Panibagong batch ng Pilipino mula sa Gaza nakauwi na. Kasama ng 41 Pilipino ang 7 Palestino na kaanak ng ilan sa kanila. Bukas nakatakdang dumating ang 14 pang Pilipino galing din sa Gaza habang may 39 pang Pilipino ang naroroon. Tuloy naman ang ground operations ng Israel military sa Gaza kung saan tinatarget nila ang mga infrastruktura ng pinaniniwalaang kontrolado ng mga Hamas. Ayon sa Palestinian officials, mahigit 11,000 na ang namatay sa air at ground strikes ng Israel sa Gaza. Sa update naman ng Israeli Army, 1,200 ang nasawi sa pag-atake ng Hamas. Humigit kumulang 100 kabataan sa Baseco, Maynila, hinuli matapos lumabag sa curfew. Isa-isa silang tinipo ng pulisya at dinala sa covered court ng barangay. Layunin ng reach-out operation na ilayo sila sa mga street crime tulad ng mga riot, paggamit ng solvent, pati na rin sa inuman sa lansangan. Isinailalim sila sa counseling pati na ang kanilang magulang o guardian. Karamihan pinauwi na rin kinalaunan. Pinusuan ng netizens ang isang kaarawan kung saan mga senior citizen ang imbitado. Yan ang birthday celebration ng isang 23 years old na certified lawless girl na si Kiara, puno ng Santiago sa probinsya ng Isabela. Mula kasi sa mga lolo at lola na tricycle driver, imbitado rin ang mga nagtitinda ng gulay at sampagita. Hindi naman nagpahuli ang mga bisita at G na G silang sumali sa iba't ibang palaro at raffle. Sabi ng birthday girl, plano niyang gawin ulit itong parting to. G na G na kumasa ang ilang kapuso star sa hashtag feeling blessed na yung Pasko Dance Challenge. Feel na feel ang pagka-blessed na humataw ang kapuso primetime royalties na sina Marian Rivera, Ding Dong Dantes at Barbie Fortesa. Performance level at hindi na rin nagpahuli ang ilang kapuso stars at unang hirit barkada. Kinagiliwan din ng netizens ang entry ni Carl Abeliana at Gabby Concepcion ng mga stars ng Stolen Life. Tara mga kapuso, gawin na rin natin ang newest dance challenge in town. Ito pa ang mga dapat alam mo.
ang magtatapatan ngayong gabi sa Copy Face. Ang vocalist ng rock band na Kamikaze at ang Filipino-American singer-rapper ng Black Eyed Peas na si Apple the App. Sino kaya sa kanila ang kuhang-kuha ang forma at angas ng celebrity? Walang kukurap. Dito yan sa Dapat Alam Mo! Pansamantala makakalaya si dating Senator Laila De Lima matapos ang halos 7 taon. Kinatigan ng Muntinlupa Regional Trial Court 206 ang motion for reconsideration ni De Lima para sa kanyang petisyon na makapagpiansa. 300,000 pesos ang piansa ng dating senador. Dumalo ngayong araw si De Lima sa pagdinig na natitira niyang kaso kaugnay sa illegal na droga. February 2021 ang una siyang pinawalang sala ng korte sa isa sa tatlo niyang kaso, habang nitong May 12 nang ipawalang sala siya at kanyang dating bodyguard na si Ronnie Dayan para sa illegal drug trading. Simula ngayong araw, epektibo na ang mas mataas na multa para sa mga motoristang iligal na dumaraan sa EDSA busway. Sa EDSA Magallanes, hinarang at tinikita ng mga taga-MMDA ang mga violator. Nagmistulang parking lot tuloy ang isang bahagi ng EDSA busway dahil sa dami na mga nahuli. Sa EDSA Mega Mall, tinikita din ng ilang motorista kabilang ang driver na isang government vehicle. Dapat alam mo, mula 5,000 piso hanggang 30,000 piso ang bagong multa sa mga lalabag. Posible namang masuspindi o makansila ang driver's license. Bukod sa EDSA bus carousel, pinapayagan lang na dumaan sa busway ang emergency vehicles at government vehicles na rumiresponde sa mga emergency cases. Hindi pa man holiday season pero naabot na ng isla ng Boracay ang kanilang target na bilang ng mga turista ngayong taon.
sa datos ng Malay Tourism Office, mula January 1 hanggang nitong November 8, nakuha na nila ang 1.8 million na target. Mas mataas yan kung ikukumpara noong nakaraang taon. Umaasa ang lokal na pamahalaan na lalo pa yung madaragdagan hanggang bago matapos ang 2023. Oh my ganap! Muli sa bansa ang South Korean actor-singer na si Lee Seung-gi. Nakisaya ang OG Opa sa Chimaek Festival. Special din ang host niyan, walang iba kundi si Nancy ng K-pop girl group na Momoland. Hinarangan ni Seung-gi ang Pinoy fans na dumalo sa first anniversary ng isang chicken restaurant sa BGC. Present din sa event si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, ang kanyang kumpanya na LCS Group, ang nag-franchise ng popular Korean fried chicken chain. Naroon din si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon at GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Heto ba mga dapat alam mo, isang grupo ng construction worker ang hinahangaan ngayon online. Aba, certified hit daw sa TikTok ang kanilang dance cover. Magpapakita ang gilas na sila sa Dapat Alam Mo! Siya kay toka boring siya ti toka ano tinginagat siya naman may ito. Kamula na yung pagbuka ko sa CR, wala na sa dayo. Ito type man siya, tapos may mga barangos, otot, something. Tani, mabalik na yung bala, tani akong cellphone, bala ako kagambag. Ikaw, nag-upod sa hindi mo kilala, there is an opportunity for them. Ang big time rollback sa presyo ng langis bukas at ang pagsisimula ng adjusted mall hours sa Metro Manila. Paspasan muna natin ang iba pang balitang dapat alam mo. Big time oil price rollback ipatutupad simula bukas. 3 piso kada litro ang rollback sa diesel habang 70 sentimo sa gasolina. May rollback din na 2 piso at 30 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, mataas ang tsansang magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis hanggang matapos ang taon. Sapat umano ang supply at bumagal ang manufacturing ng China
maayos rin daw ang inventory ng crude oil ng Amerika. Bagong operating hours ng mga mall sa Metro Manila simula na ngayong araw. Alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi bukas ang mga mall. Hanggang January 8 ng susunod na taon, paliwanag ng MMDA, binago ang mall hours para sa inaasahang pagbigat ng trapiko ngayong Christmas season. Sa weekend lang din papayagan ang mall-wide sales. Pangulo at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation, 18 na lagana ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya si Rafael D. Consing Jr. na kasalukuyang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs. Treasurer din siya ng kumpanyang nagpapatakbo sa Manila International Container Terminal. Si Consing ang mangangasiwa sa initial at future contributions ng pondo ng Maharlika Investment Corporation. Nitong weekend lang inilabas ang mga pagbabago sa naunang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund. Hashtag break free from plastic. Yan ang panawagan ng climate activists sa Nairobi sa Kenya bago nakatakdang pulong ng mga world leaders sa UN Environment Program headquarters noon. Sa natatakdang pulong, inaasahang ilalatag ang mga polisiya at posibleng hakbang para labanan ang plastic pollution. Giit naman ng mga climate activists, hindi lang mga plano kundi konkretong hakbang ang kailangan. Hindi rin daw dapat optional ang pagsunod sa bubuing polisiya sa pulong. Achieved the Sparkle Artist sa National Athletes Kai Chua ang podium finish sa 2023 Philippine National Figure Skating Championships. Nakuha niya ang second spot sa Senior Women's Division. Proud ang Sparkle family at fans sa kanyang latest achievement. Nag-perform din si Kai sa isang fundraising event na Carols on Ice para tulungan ang mga skaters ng Philippine Skating Union. Ito pa ang mga dapat alam mo. Magpapakita ang gilas mamaya sa Dam Stage ang dalawang copy face na magpe-face off. Baka kasama natin ang copy face na nagpasikat ng kantang Narda at ang Filipino-American singer at rapper ng grupong Black Eyed Peas. Halina't magpadala sa kanilang tugtugan dito sa Dapat Alam Mo!
Na ito na ang ulat panahon na dapat alam mo. Muling lumalakas ang hangin-amihan ayon sa PAGASA. Apektado nito ang Northern at Luzon, habang shear line ang umiiral sa Southern Luzon. Samantala, isang tropical depression na binabantayan ngayon ng PAGASA. Nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility at nasa layong 1,465 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa rainfall forecast ng MetroWeather, asahan ng heavy to intense rains sa ilang lugar sa mga rehiyon ng Cagayan at Cordillera bukas ng umaga. Bandang gabi, posible na rin ang mga pag-ulan sa eastern section ng Luzon. Dito sa Metro Manila, magiging maliwalas naman ang panahon maghapon bukas. Simula tanghali naman, asahan ng pag-ulan sa Panay at Negros Islands. Gayun din sa Cebu at Bohol, posible rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa Samar at Leyte provinces. May chance rin ng mahina't kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao. Ngayon na lalapit na ang Pasko, maging sa General Santos City, mahigpit nang ipinagbabawal ng City Social Welfare Development Office ang pamimigay ng limos sa kalsada. Para sa detalye, sa balitang inalam ni James Plessis ng Super Radio Jensan. James. Mahigpit na ipinapatupad ng City Social Welfare and Development Office ng General Santos ang kampanya laban sa mga nanglilimos at sa mga nagbibigay ng limos, lalo na ngayon na papalapit na ang Pasko. Sinabi ni Sara Keita Batilong, ang tagapagsalita ng City Social Welfare Development Office ng lungsod, sa mga pamilya na di umano ang gumagawa ng panglilimos at napag-alaman na kumikita umano ang mga ito ng higit sa 1,000 bawat araw. Mas malaki pa ka Susan sa minimum wage ng mga regular na manggagawa ang kinikita nito. Dahil dito ay patuloy ang kanilang ginagawang pagsagip sa mga kabataan at sa mga matatanda na nanglilimos sa mga daan dahil nakakaabala ito sa trapiko at posibleng malagay pa sa panganib ang buhay ng mga motorista. Anya, ang mga namamalimos ay dinadala sa Crisis Response Center. Patuloy na hinikayat ni Batilong ang publiko na suportahan ang batas na nagbabawal sa panglilimos at sa pamimigay ng limos dahil pariho itong may kaakibat na kaparusahan. Ako si James Plessis ng Super Radio Jensan. Ito ang balitang dapat alam mo. Maraming salamat, James Plessis ng Super Radio Jensan. Ito pa mga dapat alam mo, di lang sa trabaho humahataw ang mga bisita natin ngayong araw. Aba, pati sa patok na dance challenge sa TikTok, di raw nila atrasan. Galing. Kilalanin sila sa pagbabalik ng dapat alam mo. Gusto ko po mag-aral, I feel fulfilled kapag maganda yung performance ko sa school. Dahil po doon, naging pangarap ko na talaga na maging top-notcher sa po maging honor sa pag-graduate. Masaya kasi yung binaghirapan namin, pagod namin, ano na. Nung maliliit pa sila, nagkukupra ko na mamasada bago napapunta kami dito sa palengke. Tapos, edi walang ginagawa, utang dito, utang doon, para lang maiahon sila lahat.
syempre po ang inspirasyon ko ay pamilya, mga kaibigan ko at lahat ng taong naniniwala sa akin. At syempre, syempre po yung sa sarili ko. Alas 5:59 na ng hapon. Ito na mga inaabang ang balita at kwentong dapat. Alam mo! Pagkamatay ng dalawang babaeng estudyante sa loob ng Signal Village National High School, patuloy na iniimbestigahan. Paslit, napatay ng hostage taker sa Nueva Ecija. Suspect, napatay naman ng mga pulis. Bangkay ng nalunod na 10 taong gulang na batang lalaki na tagpuan sa isang creek sa Quezon City. At ang bagong silang na albino puma sa isang zoo sa Nicaragua. Kung trabaho lang naman ang pag-uusapan, hataw na kung hataw ang isang grupo ng construction workers sa Batangas. Pero minsan, hindi lang all work at no play ang grupo dahil kaya naman may time, humahataw din sila sa ilang dance challenges sa TikTok. Maya-maya sila ating kilalanin at dance moves sila ating kilatisin. Dalawang high school students ang natagpuang patay sa loob ng kanilang eskwelahan at magkapatid na paslit sa Nueva Ecija, hinostage at ginilitan ng isang lalaki. Ito pa mga paspasang balitang dapat alam mo. Dalawang high school students ang natagpuang patay sa Signal Village National High School sa Taguig nitong Biyernes ng gabi. Nakikipagtulungan ngayon ang Department of Education sa PNP at SOCO para malaman kung bakit nangyari ito. Ayon sa naging initial investigation ng PNP at SOCO, wala raw nangyaring foul play sa insidente. Pero wala rin silang ibinigay na iba pang pahayag. Hinihikayat naman ng lokal na gobyerno ng Taguig ang mga estudyante na sumali sa kanilang programa tungkol sa anxiety at depression. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon dito. Sensitibong balita po, magkapatid, hinostage at ginilitan ng isang lalaki. Pinasok ng hostage taker na si Julius Cesar Ton ang bahay ng mga biktima sa Zaragoza, Nueva Ecija. Hinostage nito ang isang taong gulang na bata at ang 8 taong gulang na kapatid nito gamit ang kutsilyo. Nakatakas ang kanilang ina at isa pang kapatid. Madaling araw ng Sabado natapos ang negosasyon ng mga pulis pero hindi nakumbinsi ang suspect at ginilitan nito ang mga bata. Dahil sa naging pag-iyak ng mga ito, sinugod ng mga pulis ang bahay at binaril at napatay ang suspect. Naisugod ang magkapatid sa ospital pero dead on arrival ang isang taong gulang na bata habang nagpapagaling ang 8 taong gulang na kapatid niya. Bangkay ng 10 taong gulang na bata na tagpuang lumulutang sa ilog ng Kulyat sa Quezon City. Ayon sa pulisya, hapon ng Sabado, naligo sa creek ang biktimang si Darrell Aranguez at 3 iba pa. Tumalon ang biktima sa ilog at nalunod. Hindi na siya nailigtas ng mga kasama. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Mas kakaibang magic ang hatid ng ilang Pinoy magicians na mag-uwi ng 17 awards mula sa Thailand International Magic Extravaganza 2023. Mula sa drawing na nabuhay, isang paper bill na biglang dumami, hanggang sa panyong biglang nag-ibang kulay. Kayang-kaya yan ang mga miyembro ng Inner Magic Club of the Philippines na itinaas ang bandera ng ating bansa. Ang nag-champion at nakakuha ng Grand Prix Award, ang Pinoy na si Lemon Bautista na kilala bilang Dashing Lemon. Siya rin na nakatanggap ng Merlin Award, ang pinakamataas na award na binigay ng International Magician Society. May mga batang Pinoy magicians din tulad ni Aiden Atienze na like father, like son dahil nag-uwi rin ng award ang tatay niya. Congratulations, mga magikero! Ayan, nako mga suki, ito sa akin tungkol sa mga magician. Mm-hmm. Ano yan, inaaral din, di ba? Oo naman, mahirap yan. Inaaral din yan. So wag yung basta-basta gagaya, lalo na kung may mga magic na, alam mo, di ba? Delikado. Delikado, di ba? Kasi kailangan mo yan inaaral. Yan for entertainment purposes, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. So ngayon, kung gusto mo matuto, dahil kayo namamangha, ikaw ay na-amaze, aralin mo. Lalo na yung mga may delikado, wag mong gagawin nang walang aral, mm-hmm, di ba? Walang hindi masamang aral, gusto mo matuto niyan, basta aralin mo lalo na kung yung mga stunt dyan na medyo delikado sa kaligtasan ng isang tao. Mm-hmm. Di ba, Kuya Kim? Sa ganang akin naman mga suki, may ilang uri ng magic. Meron tinatawag na mga magic na itim.
black magic. Gumagamit ng mga spiritu, etc. Oo nga, eh. Madalas natin feature yan. Mm. Meron tinatawag naman na sleight of hand o yung bilis ng kamay. Oo. Para nung nakita natin dyan sa mga nanalo, si Jeffrey Tam, si Larami Raimundo, magagaling ang Pinoy dyan. Merong isang uri ng magic na hindi natin dapat ginagawa. Mm. Yung magic sa gobyerno. Tsaka sa eleksyon. Ay, magic diba? Talaga. Yun, grabing magic talaga yun. Salamangka yun eh, di ba? Salamangka talaga. Mga patay na bubuhay. Ay, yeah. Pero yung mga kalahan mo talaga nun pa pala eh, may zombie na, no? Samantala ito mga pusa, basta balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento. May say kami dyan, mga suki! Ibang balita naman po, ang albino puma sa Nicaragua at ang juvenile Philippine hawk eagle sa Sorsogon. Paspasan natin ang nakatutuwa at kakaibang balitang dapat alam mo. Nadiskubre sa loob ng itlog ang isa pang itlog sa Pidig, Ilocos Norte. Kwento ng residente, laking gulat niya nang makita ang isa pang shell sa itlog. Paliwanag ng Provincial Veterinary Office, posibleng humabol ang isa pang itlog sa unang itlog kaya napunta sa loob. Humabol? May pa. Pwede raw itong kainin. Ligtas daw po ito. Isang nangihirang juvenile Philippine hawk eagle ang nasagip sa bulang Sorsogon. Ayon sa mga otoridad, posibleng nahulog sa pugad nito ang ibon at bumagsak malapit sa itlog, sa ilog. Nakatakda itong i-turn over sa DNR. Dapat alam mo, tinuturing ng critical endangered ang ganitong uri ng ibon sa buong mundo. Sa isang zoo sa Nicaragua, atraksyon ng isang pambihirang albino puma. Meet Itze, nang ibig sabihin sa Mayan language ay gift from God. Pinanganak siyang may genetic condition na albinism o kakulangan sa pigment na melanin sa buhok, balat at mata. Ayon sa staff ng Thomas Belt Zoo, may bigat na 6 na kilo si Itze at nasa maayos na kondisyon. Unang araw pa lang ngayon ng celebrity ukay-ukay sa Noel Bazaar sa Okada, Manila pero dinumog na ito. Bukod kasi sa celebrity ukay-ukay, mayroon ding celebrity auction kung saan pwede mong maimay ng exclusive items ng mga Kapuso stars. Feeling blessed ngayong Pasko dahil sa inyong pag-shopping, marami ang matutulungan ng GMA Foundation. Bukas ang Noel Bazaar sa Okada, Manila hanggang December 17. Jam-packed celebration ang naganap sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta sa Kabarogis, Quirino. Back-to-back musical treat ang hatid ng All Out Sunday's Mainstays at Queendom members na sina Hannah Presilas, Jessica Villarubin at Anthony Rosaldo. Nakising along din sa crowd ang bida ng GMA Afternoon Primetime Series na The Missing Husband na si Rocco Nacino. Nagpakilig din si Gabby Concepcion na bida sa newest GMA Afternoon Prime Series na Stolen Life. Oras na para sa non-stop na saya. 42 days na lang, Pasko na. Kaya damang-damang saya dito sa Dapat Alam Mo! Local and international celebrities man, welcome ang pakitang gilas sa ating multiverse stage. Wagi ang may kamukhang sikat dito po sa Copy Face. May dalawang mag-copy face na mag-face off ang kanilang paglalabanan. Looks alike, 75%. Flex alike, 25%. Ang winning copy face of the day mag-uwi ng 4,000 pesos. Habang ang hindi naman masyadong mag-shine, may 2,000 pesos. Ang mga hurado, sina Susan, of course. Yes. At ang ating guest celebrity judge, milyon-milyon na raw ang kanyang pinatatawa sa TikTok dahil sa kanyang funny skits at role-playing. Meron na siya ngayon 3.2 million followers on TikTok. Please welcome John Bill Flores. Hello. Welcome, John Bill. Hi sa iyo, mga ka-asim. Tawag mo mga ka-asim. Ka-asim. Yung tawag nila sa akin. Ka-asim. Bakit? Ang mag-face off kayong araw, mga sikat na Pinoy pagdating sa musika. Mula sa nagpasikat ng mga kantang Narda at First Day High, ang bokalista ng rock band na Kamikaze, Jay Contreras. O, di ba? Mula sa forma, angas at pagiging sa mga tattoo sa katawan, akalain mong siya raw ay si Jay Contreras ng Kamikaze. Mula sa Sampaloc, Manila, ang copy face si Jay Contreras, Ralph John Paulet. Ang kanyang mga katapat, isang Filipino-American singer at rapper ng grupo Black Eyed Peas. Listen up, yo, dahil siya raw ang copy face ni Apple Diop, si Herwin Santos mula naman sa Santa Ana, Manila. Pareho taga Maynila pala itong mga contestant natin. Santa Ana versus Sampaloc. Kita nyo naman, karir na karir ang kanilang looks.
Susan Janvel, Rakista Trip. Happy itong mga nasa harap nyo ngayon. Ano masasabi nyo? Ano yun, talagang kopyang-kopya talaga nila eh. Pareho magaling. Pareho magaling. Makikita natin yan sa talent portion. Ayun ang mahirap pag nagja-judge ka sa ganyan eh. Alam mo, yung kailangan may manalo eh, di ba? Pero pareho silang magaling. Paano yun? Siya, itsura pa lang. Talagang kamukha talaga ni Apple Diapo. Oo, oh, actually, akala ko nga kanina. Kinuna ko ng litrato si Jay, si kaloka ni Jay Contreras. Pinadala ko kay Jay Contreras. Natawa siya eh. Natawa siya. Niya, pati tattoo. Grabe, long galing-galing. Ito naman po, next silang i-flex ang kanilang galawang sikat. Ito na muli ang copy face ni Jay Contreras at Apple Diap. Tapuhan, umalis ka agad nang hindi nagpapaalam. Ang sabi ko, hindi mamimiss hanggang hilalin to matitiis. Nikibig lang natauhan, umalis ka agad nang wala man lang paalam. Pag nawala doon lang mamimiss hanggang hilalin to pare, pakinggan nyo ko. Heto ng tunay na Pilipino, galing sa baryo sa Pambato. Pumunta ng LA ng trabaho para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay. Pero masaya pa rin ang kulay pag kumain, nagkakamay. Yung kanin, chicken adobo, yung balot binibenta sa kanto. Tagay nyo na nga ang baso, pare ko, inuman na tayo. Pilipino, 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 hey! Galing! Pati sa talent, napakahirap i-judge, ano? Okay guys, konting kwentuhan muna tayo, okay? Dito tayo sa stage, halika. Raf, isa sa mga signature looks ni Jay Contreras bukod sa shades ay kanyang mga tattoo. Hanggang sa mga tattoo ba copy face ka rin ni Jay Contreras? Yung mga tattoo, ano, same concept kami kuya kayo. Sa leeg, sa sleeve, oriental. Oriental, pero yung mga image, pareho rin? Hindi naman. Hindi naman. Pero pareho ng lugar? Lugar, pareho. Yung mga placing niya, pareho. Eh si Jay, pati sa daliri, may tattoo na ngayon. Dumami na umabot, eh. Kasi kadalasan dito nabumura pagtagal. Oh. Pero plano pala. Okay. Ito naman, Sherwin. Kung si Apple Diapo ay may dugong American, ikaw ba may purong Pinoy ka ba? Paano ka na-convince na maging copy face ni Apple Diapo? Purong Pinoy po ako at marami pong nagsasabi sa amin na kamukha ko nga po si Apple Diapo. Kaya kinarir ko na rin. Okay. Pati yung pagkanta mo, kanir din, ha? Yes, thank you. Magaling ka na talaga kumanta. Kumakanta ka talaga. Kumakanta ba? Galing. Nakapag-flex ng ating mga copy face of the day. Nahirapan kaya ang ating mga judges? Judges, nahirapan ba kayo? Nahirapan ako eh. Kasi kala ko nagko-concert na siya, no, eh, si Apple. Oh. Sabi mo, sa talent magkakaalaman, di ba? Eh, pantay din ang talent. Paano yan? Oo, naku po. Mabigat tong araw na to. Sino kaya sa ating mga copy face na mas umangat pagdating sa looks at moves? Malalaman natin yan sa ilang saglit. Kahit na busy, hindi na walang elegance at grace ni Miss Universe Philippines Michelle D sa activities ng Miss Universe sa El Salvador. Pretty Pink ang beauty queen sa recent Miss Universe Charity Gala. Puno rin ang rehearsals, activities, at interviews sa buong araw ni MMD. Sa linggo na, oras dito sa Pilipinas, sa Miss Universe pageant. May nagbagsakan sa The Voice Generation. Yan ang nostalgic bagsakan impromptu performance ni na The Voice Generation's coaches Chito Miranda at Julie Ann San Jose. Ang fans pati ng ibang coaches talaga namang nakarelate. Nangyari yan ang mag-request ng isang audience matapos ang opening number ng parokya ni Edgar. Balik tayo sa copy face. Ito po, hawak ko na po ngayon ang ating resulta. Heavy sa nakrakan at hip-hop ang copy face natin ngayong gabi.
Pero bago ko i-announce ang ating copy face of the day, tanungin muna natin ang ating guest judge na si John Bill Flores. Ay, si John. John Bill, yan, alika dito ko muna. Alika muna, kwentuhan muna tayo. Kung naman, muwi ka agad. Alika dito ko muna. Yan. John Bill, sa napili mo, anong naging edge niya? Dahil napakalapit eh. Napakalapit. Sa performance talaga ako nagpili. Sa performance talaga eh, kasi... You know, kala ko si Apple na parang nagka-concert na eh. Kala ko nakabili na ako ng ticket, hindi pala eh. Nandito lang pala ako. Talaga? So sa performance? Performance. Naku, hindi na... Ito na! Ito na po! Ito na ang winning copy face of the day na mag-uwi ng 4,000 pesos! With an average score of 97.5%, mataas po ito kumpara sa mga huli nating nanalo. Ang winner po natin, ang copy face ni... Jay Contreras! Graf John Paule, congratulations. Tandaan, wagi ang may kamukha dito sa copy face. Susan, may pag-usapan naman tayo. Madalas malaya nating nagagawa ang kung anumang gustuhin natin gawin. Oh, naman, Kuya Kim, mamasyal, mag-relax, maglibang na meet. Diba, Kuya Kim? Meet, ano yung meet? Me ako yun. Maliit ka ng meat. Meat. Oh, meat. Sige na nga. Sige. Pero alam mo, Susan, ang perks, kaya ng mga nabanggit mo, na-enjoy na rin ang mga kapuso natin yung nakapiit sa bilangguan. Oh. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. May siyam na palapag na building. Coffee shop, barber shop at spa. Pwede rin mag-table tennis at basketball. Ilan lang yan sa mga pasilidad sa Mandaluyong City Jail. Kapag sinabing kulungan sa Pilipinas, madalas mainit at siksikan. Noong una po, yung dating lumang facility ng Mandaluyong City Jail ay sobrang siksikan at talagang ano, halos pagkakapalit na yung mga mukha. Pinagkakasya doon yung more than 700 PDL sa supposed to be 100 lang yung ano yung ideal capacity. Taong 2017 nang simulan ang pagtatayo ng pasilidad na ito. Makalipas ang 4 na taon, inilipat dito ang persons deprived of liberty o mga PDL. Ang main goal po ng facility nito ay para mabigyan din po ng ano, humane na kalagayan ang mga ating mga PDL dahil sa nakikita natin nung kasasagsagan ng drug war talagang mahirap po yung kalagayan nila at mabigay po lahat ng ano services yung UN minimum standard ay dapat masunod. Ang proyektong ito ng gobyerno nagkakahalaga ng 429 million pesos. Meron lang po tayong 2,500 square meter na land area, kaya high-rise building po ang design ng jail facility na ito. Kaya po mag-occupy ang jail facility natin ng 1,500 PDL. Bawat PDL po ay mayroon silang kanya-kanyang tulugan. Ang pasilidad na ito hindi raw karaniwang kulungan. Sa baba, mayroon po tayo na fire alarm system. Equip tayo ng CCTV camera sa buong building po. Automatic po yung ano natin dito, security door lock system. Then meron din po tayong rain collector. Kaya po nakatipid tayo sa tubig. Meron din po tayong solar panel. Meron din po tayong generator in case of power shutdown. Meron din tayong earthquake monitoring device. May livelihood programs din silang inihanda. Meron tayong area para sa... massage. Nagtitraining po sila sa TISDA in situ and pagka nakagraduate sila, certified na silang magbasahe. Mayroon din tayong mga barber, mayroon din tayong bakery. Sa ganung paraan ay kumikita sila ng pera. Mayroon din tayong souvenir shop dito na kung saan yung mga bisita na namamasyal dito sa Mandaluyong City Jail, bumibili ng kanilang mga ano, livelihood products. Hindi rin mawawala ang recreational facilities. Multi-purpose area natin, mayroon silang gym para sila makapag-exercise and basketball court. May music and arts room din tayo. At may aftercare programs din silang inilaan sa mga lalayang PDL. Ginagawa namin yung case management. For example, yung isang PDL, inaalam namin kung ano yung mga pangailangan niya. Kung kailangan niya na mag-aral para paglaya niya, kulang siya sa edukasyon, mayroon kaming alternative learning system. Kung kailangan niya naman ng trabaho, may pinoprovide din po yung TISDA na mga trainings para paglaya niya. May kakayanan siya mag-apply ng trabaho and then tulong pinansyal sa
paghahanap buhay, pagninegosyo. Ang PDL na si alias Kokoy, isa sa mga inilipat dito. Na-experience ko yung the old jail and the new jail. Before kasi sobrang congested, then talagang siksikan ng mga tao. Maliliit talaga yung espasyo, yung ventilation hindi masyadong well ventilated. Pati ang pakikipag-usap sa mga kaanak ng PDL na nasa malalayong lugar, high-tech na rin. Meron po dito tayong idalaw through messenger. Is na video ko nila yung mga mahal nila sa buhay na malayo. Ang ilang lugar sa bansa, ito raw ang ginagawang basihan para maayos din ang kanilang piitan. Itong Mandaluyong City Jail ay naging model jail facility ito. Maraming gustong pumunta dito ng mga government, local government units para pag-aralan yung features ng facility na to para magaya nila. Sa kanilang pagbabago, marapat lang na mabigyan sila ng sapat na suporta mula sa gobyerno. Dahil ang piitan, lugar din para muling mabuo ang kanilang pagkatao. Ako si Mark Salazar, at yan ang kwentong Dapat Alam Mo. Maparakrakan o chill jamming lang sa pagtugtog ng drums ang batang ito, humahataw. Kapag humawak mo ng drumsticks ang 12 anyos na si Fritz, talagang mapapa-headbang ka sa malupit ang palo niya sa drums. 2 taong gulang pa lang daw si Fritz, drum set na ang kanyang laruan. Ang kanyang video pumalo na ng 3.7 million views. Tila nagwawala si Fritz sa drum exhibition sa isang school event. Ito ang naging daan para maimbitahan siya sa concerts. Nakakollab na ni Fritz ang ilan sa trending OPM bands sa kanilang gigs. Abay, malupit ito, Kuya Kim! Alam mo, Susan, kapag nakakapanood tayo ng mga tumutugtog ng drums, parang madali lang, di ba? Oo nga, kala mo ganun-ganun lang, no? Mm-hmm. Parang kahit parang yung iba, kahit pa siguro nakapit, kaya mong sabayan kung magaling ka. Talaga, Susan, ha? O sige, ang bisita natin ngayong gabi, sasampulan ka, tutugtog siya ng drums at ile-level up pa niya yan dahil siya ay magbablindfold. Ay, ako. Mm. With matching singing pa yan, tara na at makijamming sa patok na drummer all the way from Lucena, Quezon, Fritz Ramos. Go, Fritz! Kahit na ikaw ay nagbago na,
ni Fritz. Bata pa. Partida, Kuya Kim. Diba? Naka-blindfold ba yan? Oo. Anyway, ito tayo. Work, work, work tayo dahil Monday na naman, Kuya Kim. Totoo yan, Susan. At speaking of trabaho, ang ating mga panauwin ngayong gabi, enjoy na enjoy daw ang pagtatrabaho kahit sa katirikan ng araw. Ah, sila ang grupo ng construction workers mula sa Rosario, Batangas. Nagsimula raw kay Kenneth Marquez ang pagsasayaw ng mga dance cover hanggang sa sumali na rin ang iba pa niyang katrabaho. Ang pagsasayaw na raw ang naging bonding nila buong buong araw ang suporta na kukuha nila mula sa kanilang mga amo. Pati foreman. Kaya ang kanilang mga dance cover tuwing break time naging patok sa TikTok. Oh. Ang isa nilang video pumalo ng mahigit 8 million views. Wow! Break na muna sila sa mabibigat nilang trabaho para ipakita hindi lang sa construction sites sila may ibubuga, kundi maging sa ating dance floor. Ladies and gentlemen, mula pa Batangas, ang construction dancers na sina Kenneth, Manuel at Cesar. Maraming salamat sa pagpapakita ninyo ng inyong moves. Construction dancers! At ingat din sa trabaho niyo para marami pang sayaw, ha? Galing-gawa, Kuya Kim. Genuine. Genuine talaga. At yan po ang mahalagang balita at kwento ngayong araw. Magkita-kita ulit tayo bukas dito po sa GTV. Tandaan, wagi ang may alam, kaya dapat... Alam mo! Alam mo! Body to body. So if you're ready, and if you'll let me.